So, Suzuki Bergman Bosch Evolution loud horn setup with stock horn. So, on ignition, stock horn, loud horn. So, ngayong araw is magbubunting ulit tayo, no? Magkakalikot ulit tayo. So, yung pinakagagawin natin ngayon, magkakabit tayo ng Bosch Evo loud horn. So, on setup natin is dual contact horn siya na may loud horn pero na-access mo pa rin yung stock horn. So, gagana yun using hollow switch. So, once na hindi mo siya pinipindot, is stock horn yung gumagana while nagbubusina ka. Then, pag pinindot mo na siya, loud horn na yung gagana niya. Okay? So, ang gagawin natin is step-by-step process, tutorial to. So, i-detail ko siya kung paano yung gagawin natin para magkaroon tayo ng magandang setup tsaka malinis na pag-i-install. So, sa mga kailangan natin na materials, unang-una dyan, syempre, yung Bosch Evo na loud horn. So, meron din tayong relay. Then, meron tayong socket relay. Meron din tayong fuse holder. Ito yung fuse holder. Of course, meron din tayong 15 amperes na fuse. Then, kailangan mo rin dyan ng mga extra wires. It's either 18 gauge or 16 gauge. Pero ang gagamitin ko is 16 gauge. No? Of course, electrical wire. Armac na brand. Then, yung hollow switch natin. Ito. Hollow switch. Saka yung socket ng switch. Then, shrinkable tube na rin para mas malinis yung wirings natin. Then, flat bar para may kabit mo siya dun sa specific na location. No? Then, sa mga tools, yan, wire cutter. So, ginamitan ko rin siya ng pliers. Okay. So, itong nakikita kong papel na to, wiring diagram yan. So, paliwanag ko yung wiring diagram na gagawin natin sa Bergman. So, pinaka-importante dyan is aalamin mo muna kung ano yung trigger ng busina mo. So, ito yung madalas na hindi na-discuss kasi ng mga nag-i-install. So, dalawa kasi yan. Meron siyang positive trigger, siyang negative trigger. So, yung sa atin kasi is positive trigger siya. No? So, sa pag-check ng trigger, pakita ko mamaya sa next video. So, ito yung pinaka-diagram nyo. Ito yung hollow switch. Ito yung loud horn mo. Ito yung stock horn. Battery, 15 amperes na fuse. Relay. So, kasi nga, isang setup natin is loud horn siya, pero pwede mo pa rin ma-access yung stock horn mo. So, yung iba kasi, tinatanggal na yung stock horn, loud horn na lang. So, magiging problema mo dun. For example, sa LTO, nagparehistro ka. So, masisita ka bakit ang lakas ng busina mo, hindi na yung stock, no? So, ito rin yung advantage ng setup na to, okay? So, unahin muna natin dun sa relay. So, sa relay, may makita kayo dyan na 87, 85, 86, and 30. So, i-specific ko na lang din siya. Mamaya, paliwanag ko na lang din yung mga purposes na mga yan. Ang target ko kasi dito talaga is yung mga bago pa lang sa pagmamotor. So, medyo maninibago sila sa mga terms na gagawin natin dito. So, yung 30, kakabit mo siya sa fuse. So, dalawang wire yan. So, ito yung fuse holder. So, ilalagay mo dito sa loob tong fuse na to. So, yung iba hindi na naglalagay ng fuse pero sa akin, lalagyan ko pa rin siya para mas safe, no? So, itong kabilang side, itatap mo siya papunta sa 30 na relay. Yung itsura ng relay. Ayan. Dito sa baba, may 30, 86, 85, and 87. So, i-disregard natin dyan yung 87 sa gitna. Ayan. So, 30, 86, 85, 87. So, yung 30 nga, dyan mo itatap yung sa fuse holder. Well, yung other end ng fuse socket or fuse holder, dun mo siya ilalagay sa may positive na battery. Okay? So, next mo dyan, yung 86,
dudugtong mo siya ng wire, itatap mo siya sa negative ng hollow. So yung 85, doon mo siya i-coconnect sa normally open. So mamaya paliwanag ko rin yung mechanism ng hollow switch. So yung 87, itatap mo siya sa wire ng loud horn. So yung dalawang, kasi yung loud horn wala namang positive or negative dyan, no. So pagsamahin mo lang yung dalawang side na yan, then mag idugtong mo siya sa 87, while yung natitirang wire na dalawa, negative na natin yun siya. Pagagapangin na natin yan sa may battery. So doon tayo sa hollow switch. So yung hollow switch, ayan, I don't know kung kita nyo, no. Yung dumi lang ng kuko yung kita, eh. So itong nasa baba, ito yung common, normally open, and normally closed. Well, ito is positive and negative yung kabila. So yun nga sa wiring diagram natin, yung common ng hollow switch is itatap mo siya sa kabilang side ng horn natin. So yung horn kasi natin, i-split din natin yan siya. So ito yung stock horn, ito yung wire ng dalawang horn, ng horn natin. So yung isa, negative yun siya, while yung isa yung positive. Yung, for example, i-split na natin siya, naputol na natin siya. Tatap mo siya sa common, ito papunta to ng source ng battery. No? So masusuplayan niya na yung common. Then ang mechanism kasi sa hollow switch, so pag di mo siya pinipindot yung switch, common and NC yung magkadugtong. So once na hindi mo siya pinipindot, nagbusina ka, so masusuplay niya to, no? Pati sa common. So yung NC nga. So yung NC kasi itatap natin yan sa kabilang side ng horn natin. So ang mangyayari doon, so once na nagbubusina ka, papasok dito yung kuryente, no? Diretso dito, masusuplay niya si common. Kasi nga, once na hindi mo pinipindot, ang magkadugtong si common siya kasi NC. So masusuplayan niya ng stock yung busina. Ah, masusuplayan ng kuryente yung stock mong busina. So once naman na pinindot mo yung hollow switch, ang magkadugtong naman dun is yung common siya ka NO, or yung normally open natin. So once na pinindot mo siya, nagbusina ka, so masusuplayan niya ng kuryente, no? Papasok siya dito. Ito naman yung matitrigger niya ngayon, yung 85. So ito kasing 85 and 86 trigger lang yan, no? So pag once na nag pinindot mo yung hollow switch, yung loud horn naman yung tutunog. Kasi ito yun, no? 85 na trigger niya to. So pupunta siya dito, loud horn yung masusupply natin. So hindi nyo pa masyado may gets yan talaga sa mga newbie, pero yung mga may counting background sa electrical or sa wirings, medyo gets naman na yan. So sundan mo na lang din tong video na to para talagang maganda yung pagkakagawa mo, then walang mangyayaring aberya, okay? So ito yung sinasabi ko kanina na trigger ng busina. So para ma-check natin siya kung positive ba o negative trigger yung busina mo, ganito yung gagawin natin sa kanya. So ito yung wire ng stock na busina. So on mo yung ignition switch. So i-tap mo tong isa dito. So yung other end na itong tester, so gagamit tayo ng tester. So yung other end nandun yan sa negative. So once na hindi umilaw yung isa, then pati yung isa hindi rin umilaw, so ang ibig sabihin nun is positive trigger ang busina mo. So once naman na yung isa is umilaw while yung isa is hindi, negative trigger ka. So para mas ma-prove natin na positive trigger siya, lalagay ko to dito. Then ito, once na umilaw to and then nag-positive trigger, and then nag-red siya, meaning yung nagsusupply sa kanya ng kuryente is positive. So kasi itong tester na to is once na yung pinaka connection is positive, nagre-red siya ng ilaw. While once na yung negative yung connection is nagbublo siya. So try natin, ha. Yan, nakita nyo ba? Pinipindot ko yung busina niyan. So positive siya, meaning positive yung trigger ng busina natin. So positive yung nagsusupply sa kanya ng kuryente pag nagbubusina tayo.
Okay. Dito naman tayo sa video wherein kung saan natin ilalagay yung pinaka-horn natin. So, malaki nga kasi yung pinaka-itsura ng loud horn natin unlike sa stock. So, ito yung stock natin. Maliit lang siya. No? So, nilipat ko na lang din yan kasi meron akong future na gagawin sa kanya. Maglalagay ako dito ng angle bar dyan eh. Para sa ano yan? Para sa mini driving light. So, kaya nilipat ko siya dun sa taas. No? So, dito, nilagyan ko siya ng flat bar. No? So, yun ang purpose ng flat bar. So, it's up to you kung yung stock na bars niya yung gagamitin mo. So, ito yung stock na bars niya. So, it's up to you kung tutupiin mo to. Pero, parang gusto ko na lang din ganito eh, kasi mas matibay ito eh. Compared mo dun sa flat bar na manipis. So, dalawa kasi yung flat bar. May makapal na flat bar, may manipis na flat bar. So, yung nabili ko ngayon kasi is manipis na flat bar. So, once na kinabit natin yan siya, ito natin yung ilalagay. Maganyan siya. Okay? Kabilaan yan ah, dito. So, ganyan yung itsura niyan. So, ayan. Ganyan pag alimbawa ikakabit natin siya. No? So, bili na lang din kayo ng bolt na ganito kaiksi. Tapos ganito lang yung pinaka head. Kasi once na yung head niya is medyo malaki, hindi siya papasok dun sa loob. So pag kinabit kasi natin siya, paganyan siya. No? Paganyan yung kabit. So kita mo naman dyan sa video. Ayan. Yung nut niya nasa ibabaw. Tapos yung pinaka head ng bolt nasa ilalim. So sa ganyang setup, so, magbabibrate-bibrate siyang ganyan. So, ang advantage kasi niyan, mas buo yung tunog niya. Hindi siya naiipit. No? So, kumbaga, ano siya, free will siyang magbabibrate. So, para mas buong-buo yung tunog. So, kabilaan niyan siya. Dito naman yung kabila. No? So, kaya magiging setup natin sa pagkabit ng horn. Ha? Okay? Sa paglagay naman ng hollow switch, ito yung hollow switch. So, hanap ko na lang ng specific na lugar kung saan mo siya gustong ilagay. So, sa akin kasi, dito ko siya nilagay, binatasan ko dyan, yan. So, sa may, ano yan, glove box. Doon sa glove box. So, pag alimbawang ikakabit natin yan siya, so, ito yung goma kasi. So, normally, nandito yan sa dulo. So, i-extend mo siya muna dito sa baba kasi ito yung magiging tagahigpit niya. So, ganyan ang magiging itsura pag kinabit mo na yung hollow switch. Okay. So, wirings na tayo. Okay. Dito na tayo. Mag-wiring na tayo ng relay saka ng hollow switch. So, una natin gagawin. Yung 30. No? So, base nga dun sa wiring diagram natin. Yung 30 ng relay, kukonnect muna natin sa fuse. So, pinagdikit ko na yung relay saka fuse. So, nandito na sa loob yung sa likod, nandito na sa loob ng socket fuse holder yung pinaka-fuse natin na 15 amperes. So, pagdikitin muna natin to, tap lang natin siya dyan. So, ito yung 30. So, 30, 85, 86, 87. Okay? So, yung 30, tap mo muna siya sa other end ng fuse. So, ito yung other end ng fuse. So, ito, didirecta mo na to sa positive ng battery. So, lagyan natin siya ng ganitong terminal. So, ito yung papunta sa battery. So, next natin yung 87. Ito, dudugtungan natin siya ng wire. So, yung 87 nga, papuntang busina to. So, dun sa busina is merong mangyayaring dalawang wire. Yung isa dun sa 87 itatap. Tapos yung isa sa
negative, so ibaba na natin yung isa. So dalawa yung terminal, dalawa yung horn natin. So sa kada isang horn, dalawa yung terminal. So same dun sa isa. So yung isa, pagsasamahin natin yung dalawa, di ba? So yung isa pagsasamahin natin, dalawa na siya. So dito natin siya itatap. So yung apat na terminals, magiging dalawa na lang siya, no? So yung pinagsama natin na unang dalawa, kahit saan doon, no? Wala namang polarity 'yun eh. Kahit saan doon yung pagsamahin mo, okay lang. Basta sa dulo nun, kailangan dalawa na sila. Dalawa na lang yung matitira instead na apat na wires, okay? So yung unang dalawa, itap mo dito sa 87 ng relay, okay? So yung pangalawa na natitira, ibabody ground mo na yan siya. So lagyan mo na lang din ng ganito para dun na lang siya sa mismong negative ng battery itatap, okay? So rewire ko to. So yung isa gagawin kong pula, yung isa naman gagawin kong black. Ito yung horn, yun yung horn. So lagyan ko muna ng terminal yung dulo. So nilagyan ko muna, ito yung pinaka female terminal. So meron na siyang male terminal, no? So para pag pinasok natin siya dyan, okay siya. Ayan. Lagyan ko muna yung both ends nung ganun. So ganyan yung magiging itsura niya, no? Pag halimbawang ilagyan na natin ng horn terminal. So lagyan ko na lang din siya ng shrinkable tube dito sa bandang end para secured pa rin siya na hindi papasukin ng tubig. So ganyan na lang din yung gawin natin sa iba. Okay. So ayan, nakabit na natin yan siya. Ayan. Tsaka ito. No? So pagsamahin natin naman ngayon yung both ends ng bawat horn. So pagsamahin lang natin. So yung sa relay, yun nga, yung 87, ito. So yung nasa taas, so ito, ulitin ko, ito yung 30. Sa baba, ito yung 87, 85, and 86. No? So, yung 13 nilagay natin sa fuse. So, ito nilagyan natin papuntang battery yung kabilang side ng fuse. Then, itong 87, tap natin siya dito sa isang wire ng horn. Dito. So, maiksi lang naman kasi yung wire natin kasi magkakadikit naman yan sila. So, hindi naman siya, I mean, dun sa pinakaloob ng Bergman natin is madali lang naman mag-access kasi magkakalapit lang, no? So ito, balutan mo na lang yung electrical tape para mas malinis tingnan, or pwede rin yung shrinkable tube. Then yung isang end dito, papunta na to ng battery. So next natin, itong halo switch. So based nga doon kasi sa wiring diagram natin, yung common, papunta yun sa mismong stack na busina. Well, yung NO, so ito yung common, ha. So tanggalin ko muna ulit. So not sure lang kung kita sa video. So yun, yung common is nandito sa taas. Yung NO nasa gitna, NC nasa baba. Okay. So once na kinabit natin siya dito sa socket, so may lock kasi yung socket na nabili ko na hollow switch. So meron din yung iba na wala. So demonstrate ko na lang din ito. So ito, no? So C nasa taas, so dito yan siya. Ganyan. C, ang kulay niya is dilaw. Yan yung common. Well, yung NO is white color. Dito lang yan sa hollow switch, ha. NO, yung NC or normally closed is yung sa yung kulay green. Well, ito positive and ito negative. Okay? So balik tayo dun sa gagawin natin dito sa halo switch. So yung common, yung NO tatap natin sa 85. So sukatin mo na lang din siya kung gaano kahaba yung lalakbayin ng wire. Kung gaano kahaba yung idudugtong mo, okay? So kahit anong kulay na lang yung ilagay mo sa kanya, no?
So kailangan mo lang kasi siyang makonek sa halo switch papuntang relay. So yung NO, so common yung yellow, NO yung gitna, so yun yung white. So tap natin siya. So ang natitira na lang, nalalagyan natin ng mga wiring is itong hollow switch, tapos dun sa relay yung 86. So dito sa hollow switch, yung common, dugtungan mo siya ng black wire, no? Dugtungan mo siya ng black wire, then huwag mo siyang babalatan, palatandaan lang yun. So mamaya tuturo ko sa'yo kung saan natin itatap yun. While yung NC, which is ito, nasa baba ng NO na white, tugtungan mo siya ng red na wire. Huwag mo rin siyang mabalatan, okay? So, ulitin ko ha. Black for common. Then yung NC is red. Tapos sumunod dyan, natitira na lang yung positive and negative natin. So, this time, yung positive natin, dudugtungan mo siya ng red. Okay? Na wire ha. Dudugtungan mo red na wire. Tapos yung black, dito mo siya idudugtong sa negative. So, ang gawin naman natin dito is balatan mo naman siya, no? So, palatandaan natin na yun yung positive and negative ng hollow switch, no? Okay, so gawin natin yun. Okay, so ito na yung hollow switch natin. So, yun nga sabi ko kanina, yung common, ito yun. So, sa common, okay na yan eh. Okay na tayo dyan. I mean, yung common, dugtungan mo siya ng black wire. Tapos huwag mong babalatan. Then yung NC, sa dulo, huwag mong babalatan sa dulo, palatandaan natin yun. Then yung NC, yung nasa baba, kulay green, dito ah, dito sa hollow switch. So, ang dulo nyan, ito. So, walang balat. Well, yung positive and negative ng hollow switch, so yung positive nya is kulay red, yung negative is blue, dito sa hollow switch. So, lagyan mo yung positive ng pula na wire. Yung negative ng hollow switch, lagyan mo ng black na wire. Then yung dulo is may balat. Okay, so yan yung palatandaan natin. So kahit isilyado mo siya, kahit lagyan mo siya ng electrical tape, may palatandaan tayo, okay? So yung natitira na lang, so lahat ng connections natin, lahat ng switch natin meron na. Hollow switch, may mga connection na yan siya kung saan natin lalagay. So last na lang yung sa relay, yung 86. So yung 86, itatap mo yan siya sa negative. So, sa negative na lang natin siya ng hollow switch ilalagay, no? So, yung negative ng hollow switch is kulay blue. So, ito yun siya. So, dito mo itatap yung 86 na yan. So, mamaya ko na siya itatap. Ililinya ko muna siya ng maayos dun sa loob. Okay? So, yung sinabi ko kanina na i-wirings natin, no? So, dito siya sa hollow switch. So, yun nga. Yung common na yellow ng hollow switch saka normally close ng hollow switch, kulay yellow yung common, green yung normally close. So lalagyan mo nga yung common ng black wire. Tapos yun nga, hindi mo siya tatalupan, no? So papunta yan dun sa may stock na busina natin. So yung common, itatap mo siya. So ito kasi yung busina natin. So, ito yung stock na busina. So, ito yung common. So, normally, yung stock na busina kasi, pwede mo naman siyang hindi putulin. So, yung gagawa ka nga lang talaga ng terminal, lalagyan mo siya ng terminal para hindi mo siya putulin. So, in my case kasi, pinutol ko na lang din siya, no? So, yung stock na busina, magkadugtong yan siya talaga yan. Nakaganyan siya. So, pinutol ko yung green wire. Green and black wire na combination. Yung kasi yung trigger ng horn natin. So, putulin natin yun. Then, yung black na wire, which is yung common nga natin, itap mo siya papunta dun sa switch na wire. So, ito nga yung busina natin na wire. So, itong nakikita nyong just regard mo muna to. So, ito nakikita mong black and green wire. Yan. So, dalawa kasi yung wire dyan. Isang black, isang
black and green combination na wire. Sa busina yan ha, sa stock na busina. So yung common natin na black wire, ito. So pinutol ko na kasi yung ano eh, yung trigger wire ng busina natin, which is yun nga yung black and green combination. So pwede mo naman siyang diputulin, it's up to you. Pag alimbawang ayaw mo siyang putulin, kakabitan mo siya ng terminal. No? Kakabitan mo siya ng terminal na para sa horn, yung kabilang dulo. So for example, gusto mo siyang ganun, ayaw mong putulin yung wire niya. Yung common natin na black wire, itap mo siya dun sa end na dulo nung stock na busina, pero wag mo na siyang ikakabit. So pag dudugtungin mo tong black wire saka yung stock na busina mo dito, pag dudugtungin mo yun, tapos etong red wire, which is yung normally close nga natin, papunta na yan sa switch, sa busina natin. So dudugtungan mo siya ng terminal na horn. So yun yung ikakabit mo dito sa stock horn natin, etong normally close na red wire, no? So pag halimbawa ayaw magputol ha, yun yung discarte dun. So akin kasi pinutol ko na lang din siya. So once na pinutol natin siya, ganyan ang magiging itsura niya. Yung common na papunta sa switch na wire ng busina natin, dun mo siya itatap, yung black wire, papunta sa switch na busina. While yung normally closed na red wire, dun mo siya itatap, papunta sa may stock na busina. So option yan na pwedeng hindi kayo magpuputol, pwedeng hindi. Yan sinabi ko kung ano yung way para hindi ka magputol ng wire. Basta yung trigger wire, yung black and green combination, yun yung pagtatapan mo na itong common and normally closed na wire. Okay? So, ang natira. So, may natira. So, yung natira na positive and negative ng hollow switch natin. So, ang purpose lang naman nun is para lang sa ilaw. No? So, kailangan niya masupply ng positive and negative. So yung positive natin dito sa switch is yung red nga. Well, yung blue negative. So sabi ko nga kanina, yung red color ng hollow switch natin, lagyan mo rin siya ng red. Yung negative ng hollow switch natin, lagyan mo ng black. So yung negative ng hollow switch, itatap mo siya sa negative. No? So yung 86, itatap mo rin siya sa negative. So pinagdugtong ko na yung 86, ito yung 86 ng relay. 86 ng relay, itatap mo sa negative. So pinagdugtong ko na yan siya. Then nilagay ko na lang din siya dun sa may battery. Ayun. So ito yung negative eh. Negative. Negative. Papunta dun sa may battery. Ayan. So pwede rin namang hindi dyan sa battery. Pwede dito itap mo siya sa kahit saang negative na wire. So merong negative wire dito ng signal light. Pwede mo siya dyan itap. Pasok mo lang siya dyan sa socket. No? Well, yung positive ng hollow switch, itap mo siya dun sa may ignition switch. So, yung ignition switch, hirap na kasi mag-access dyan eh. Ayan siya, o yan. So, dyan ko tinap yung positive ng hollow switch. Hirap mag-access dito eh. So, kailangan kasi naka-on siya. So once na nag-start tayo ng ignition, iilaw na rin siya. Ayan. So sa orange wire mo siya itatap ha. Orange wire ng ignition. Ayan, kita ba yung orange? Red and orange yan. So baka magkapalit kayo, sa orange wire mo siya itatap. Hirap lang kasi maka-access niya, kaya hindi ko ma-video ng maayos. So ayan yung wire. Nasa baba. Pinasok ko siya sa socket. So, hindi rin ako nag-splice dyan. So, huwag kakalimutan yung 86 ng relay, itatap mo sa negative, ha? So, kasi trigger nga natin is positive, no? So, yung relay, kailangan niyang masupplyan ng negative. So, kailangan natin yung 86 is nakatap sa negative, no? So, linisin lang natin to, then final video kung paano yung malinis na pag-assemble. So, yung negative ng 86, ito yun siya. Negative din to ng hollow switch. So, yung negative ng hollow switch, magkadugtong yung 86. Tinap ko na rin sa negative ng hollow switch. Tapos, nilagay ko dito sa may signal light. So, negative ng signal light is black and white combination.
So pwede rin namang direkta mo na lang siya sa battery. So ako, ginawa ko lang, inipit ko lang siya dito sa mismong socket. So tinusok ko lang siya dun sa male socket, tapos inipit ko siya. Inipit ko siya, yan siya, okay? So pakita ko sa inyo yung actual na nakakabit na yan siya. Malinis na yung wirings. So ganyan yung itsura ng wiring. So hindi mo ganun ka-pulido, pero okay na rin. So ito yung relay, nilagay ko siya dito kasama yung fuse holder. Nilagyan ko electrical tape. So nilagyan ko na rin ng mga cable tie, no, para hindi talaga maglulus yung mga wirings. And ito yung sa hollow switch. Ayan. Nilagyan ko rin siya ng electrical tape, binalutan ko. Yung sa horn, ayan. Nilagay ko dito sa ilalim na bakal, nilagyan ko siyang cable tie. Tapos yung sa stock na busina, ayan siya. So yan yung setup natin ng loud horn with stock horn. So if anything na may questions kayo, comment down below para ma-address natin yan siya. Kung may talagang naguguluhan kayo, PM nyo ako directly sa Facebook account ko. Okay? So, yan muna. Sana may natutunan kayo dyan sa tutorial natin na yan. And please do like, share, and subscribe, no? So, para ma-inform yung ibang Bergman owners na pwedeng-pwede pala yung ganyang setup sa motor natin. Alright. So, see you soon mga kalidso. Ride safe. Peace out.